Alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Alan Vito Flores Cadec, ipinanganak noong 15 Hunyo taong 1963 ay isang Pilipinong dating propesyonal na manlalaro ng basketball sa Philippine Basketball Association. Siya ay itinuturing ng marami bilang ang pinakadakilang tagabaril na nagawa ng bansa, kaya nakuha ang moniker, The Trigger Man. Naglaro siya ng college hoop sa University of the East bago sumali sa PBA noong 1987, kung saan sinira niya ang ilang Philippine at PBA all-time records, kabilang ang pinakamaraming puntos na naitala sa isang laro, 79 na puntos, ang pinakamaraming 3-point field goal ginawa sa isang laro, 17 triples, sinira ang dati niyang record na 15 triples, ang pinakamaraming magkakasunod na free throws, 76, at ang pinakamaraming 3-point field goal sa isang karera, 1,242 triples. Kalaunan ay nalampasan ni Jimmy Alapag, nakapaglaro na siya sa ilang PBA teams at nanalo ng maraming championship. Naglaro siya para sa Philippine National Basketball Team kasama ang 1998 Philippine Centennial Team. Habang nasa liga, itinuring siyang isa sa pinakamahusay na 3-point shooters sa Asia. Kinilala ng ipinagmamalaki na Chinese National Basketball Team ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng palaging pagpapaalala sa kanilang mga manlalaro na bantayan ang Philippine No. 8 na tumutukoy sa regular na jersey number ni Cadec habang naglalaro para sa national team. Paglalaro ng Carrer High School, kolehiyo at amateur na karera si Cadec ay mula sa Paete, Laguna at nagsimulang maglaro ng basketball noong siya ay nasa 5th baitang sa Roosevelt College at sa Inter-Subdivision League sa Brookside sa Cainta bago sumubok para sa mga kupunan sa kolehiyo tulad ng Ateneo Blue Eagles at Mapua Cardinals, ngunit hindi ito nagtagumpay. Pagkatapos ay sumubok siya para sa Letran Knights at tinanggap, ngunit matapos mapagtantong walang engineering program ang Letran, umalis siya. Si Alan noon ay kumukuha ng mechanical engineering, kalaunan ay tinanggap siya sa University of the East, UE, ngunit kinailangan niyang umupo sa listahan ng reserba dahil kumpleto na ang lineup ng UE. Sa wakas noong 1981 sa ilalim ni Coach Roberto Flores, nakuha ni Cadec ang kanyang pahinga at naihatid ng maayos sa isang deciding game sa pagitan ng UE Red Warriors at ng FU Tamaros. Hindi nakuha ni Cadec ang 2 crucial na free throws na nagbigay ng kampyonato sa UAAP sa walang talo na Tamaros. Noong 1982, nakabangon siya sa pamamagitan ng pangunguna sa Red Warriors sa muling panalo laban sa Up Fighting Maroons sa finals. Umiskor ng 30 puntos upang makuha ang kampyonato ng UAAP Basketball at nanalo ng Most Valuable Player Award. Noong 1983, si Cadec ay seeded number 1 sa UAAP 1-on-1 Championships. Sa kasamaang palad, pumangalawa lamang siya sa rookie ng UST na si Silvio Palad. Sa kanyang huling 2 taon, pinangunahan niya, kasama si Jerry Codinera, ang Red Warriors sa back-to-back championship noong 1984 hanggang 1985. Ang huling kupunan ng basketball sa Universidad ng East na nanalo ng kampyonato noong 20th century. Kasabay nito, naglaro siya para sa ilang kupunan sa Philippine Amateur Basketball League habang naglalaro para sa pambansang kupunan. Naglaro siya para sa ilang kupunan ng PABL tulad ng CF Sharp, ESQ Marketing at ang Magnolia Ice Cream, Logger Light. Naglaro din siya para sa mga komersyal na kupunan sa buong mundo, lalo na ang Development Bank of Rizal, 1983, na nagtapos na 3 sa isang Invitational Tournament sa Malaysia at ang Country Fair Hot Dogs noong 1984 William Jones Cup Tournament. Northern Consolidated National Team noong 1984 hanggang 1985, si Cadec ay bahagi ng pambansang programa sa pagpapaunlad ng basketball ni Danding Cuhuangco, na bumuo ng isang kupunan na kumakatawan sa Pilipinas sa mga internasyonal na kompetisyon, na naglalayong manalo ng korona ng 1986 na Asian Basketball Confederation, na kilala ngayon bilang FIBA Asia Championship, na huling napanalunan ng Pilipinas noong 1973. Noong 1985 William Jones Cup, naglaro si Cadec sa overtime na tagumpay ng San Miguel Beer Philippines laban sa US na tinuruan ni Gene Cady. Sa finals, ang kanyang shooting mentor, si Arthur
Chip and Ellen ay umiscore ng 43 puntos habang si Kadek ay umiscore ng 21 para pamunuan ng mga Pinoy sa 108 hanggang 100 overtime na tagumpay para makuha ang titulo ng Jones Cup. Si KD, kalaunan, ay nagsabi kay Ron Jacobs na siya ay may pinakamataas na paggalang sa dalawang Pilipinong cager na tinawag niyang Heckle and Jekyll, referring to Alan Kadek and Sam Boy Lim. Pinangunahan niya ang Pilipinas sa pagkuha ng 1,985 Southeast Asian Games Gold Medal at noong 1986, pinamunuan niya ang huling all-amateur national team na nakakuha ng gintong medalya ng FIBA Asia Championship at umiscore ng 22 puntos sa 82-72 panalo laban sa China sa finals. Matapos manalo sa Asian Championship, naging kwalipikado ang Pilipinas para sa 1986 FIBA World Championship sa Madrid, Spain. Ngunit dahil sa krisis pampulitika sa bansa na humantong sa 1986 Philippine People Power EDSA Revolution, ang pambansang kupunan ay hindi lumahok sa paligsahan. Siya ay isang 4 beses na veterano sa Asian Games bilang isang manlalaro at ibinahagi ang pagkakaibang ito kay Alvin Patrimonio bilang ang tanging manlalaro ng PBA na naglaro sa 4 ASEADs 1986, 1990, 1994, 1998, noong 1986. Pinamunuan niya ang isang all-amateur national team sa isang Asian Games bronze medal. Matapos ang isang heartbreaking controversial loss sa South Korea sa semifinal, siya rin ang nag-iisang Filipino player na nanalo ng William Jones Cup Championships ng 2 beses, isang beses bilang isang baguhan noong 1985 at isang beses bilang isang profesional noong 1998. PBA career mahusay na panlasa, Presto Tivol noong 1984 hanggang 1985, naglaro si Kadek sa PBA para sa All-Amateur Guest NCC National Team, naghahanda para sa mga internasyonal na kompetisyon, at nagpatuloy upang manalo sa 1985 PBA Reinforced Conference. Noong 1986, bumalik siya sa PBA na naglalaro para sa All-Amateur Magnolia Philippines na noon ay naghahanda para sa 1986 Asian Games. Noong 1987, siya ay unang nadraft sa pangkalahatan ng Great Taste Coffee Makers at naglaro kasama ni Ricardo Brown upang pamunuan ang kupunan sa PBA Open Conference Finals. Sa Game 3, napantayan niya ang PBA all-time record ni Brown para sa pinakamaraming puntos na naitala ng isang Pilipino sa isang solong laro sa Finals 48 puntos at kalaunan ay nakuha ang kanyang unang PBA All-Filipino Cup Championship. Sa kanyang rookie season, nakuha niya ang 1987 PBA Rookie of the Year Award at pinangalanan sa All-Star Mythical 5 Selection, kung saan siya ang naging 3rd first-year rookie player na pinangalanan sa Mythical 5 Selection pagkatapos ni Arnie Tuadles, 1979, at Ricardo Brown, 1983. Natapos din niya ang season bilang ang unang rookie player na nanguna sa liga sa scoring. Noong 2 Nobyembre taong 1989, umiscore si Kadek ng 68 puntos at 15 3-point field goal na ginawa sa isang laro upang pangunahan si Presto Tivoli na lampasan ng Alaska Air Force sa isang high-scoring overtime game 175 hanggang 159. Ang pinagsamang puntos ng magkabilang kupunan ay isa sa pinakamarami sa kasaysayan ng PBA. Noong 1990, itinakda niya ang PBA all-time record para sa pinakamaraming 3-point field goal na ginawa sa isang season, 160 triples, at pinangunahan si Presto Tivoli sa titulo ng kampyonato. Siya ay pinangalan ng 1,910 PBA Most Valuable Player at napiling maglaro para sa unang All-Pro National Team na tinuruan ni Robert Jaworski. Para sa Asian Games, sa isa sa kanyang mga pagpapakita sa Asian Games, pinangunahan niya ang second half comeback win ng pambansang kupunan, 86-78, laban sa Japan na may 34 puntos sa kabila ng paglalaro na may bilang kamay at hawak na walang score sa unang kalahati. Nakuha ng Pilipinas ang silver medal matapos matalo sa China sa finals kung saan sina Kadek at Sam Boy Lim ang pinangalanan sa Mythical 5 selection. Noong 15 Oktubre taong 1991, sinira niya ang PBA all-time record para sa pinakamaraming 3-point field goal na ginawa sa isang karera na may 574 na 3-point conversion matapos na umiscore ng 10 na triple sa 125 hanggang 142 na pagkatalo ni Tivoli sa Pepsi. Nakalipas ang 1 buwan, noong 21 Nobyembre taong 1991, itinala ni Kadek ang PBA all-time records ng pinakamaraming puntos sa isang laro ng isang homegrown Filipino player, 79 na puntos ang pinakamaraming puntos sa isang kalahati, 53 puntos ang pinakamaraming mga puntos sa isang quarter,
37 puntos ang pinakamaraming 3-point field goal na nagawa at mga pagtatangka sa isang laro, 17-27 triples ang pinakamaraming 3-point field goal na ginawa sa isang quarter, 8 triples, at ang pinakamagkakasunod na 3-point field goals na ginawa sa isang laro, 8 triples, para pamunuan si Presto Tivoli laban sa Ginebra San Miguel. Ang kanyang pagganap ay nananatiling isa sa mga pinakadakilang individual na pagganap sa kasaysayan ng PBA. Ang higit na kapansin-pansin ay habang siya ay naglalaro sa korte, ang kanyang asawang si Millote ay nagsilang ng kanilang unang anak na babae. Lumabas siya sa bench sa huling bahagi ng unang quarter at iniwan ang laro sa kalagitnaan ng ika-apat sa isang laro kung saan posibleng nakakuha siya ng 100 puntos o higit pa. San Miguel Beermen noong 1993, nakuha ng San Miguel Beermen si Kadek matapos ibenta ang kanyang dating kupunan sa Santa Lucia Realty at Development, Inc. at pinangalan ng Santa Lucia Realtors. Sa kanyang panahon sa San Miguel, nakipagtulungan siya kay Sam Boylim upang mabuo ang deadliest scoring duo ng liga noong 1990s at pinangunahan ng Beermen sa 1993 All-Filipino Cup Finals. Tinapos niya ang season na nagwagi sa PBA Governor's Cup Championship kasama ang San Miguel at nakamit ang 1993 PBA All-Star Most Valuable Player Award matapos pangunahan ang kanyang kupunan, North All-Star, sa Tagumpay, na umiskor ng 40 puntos, pangalawang pinakamataas na puntos na naitala sa isang solong lahat, Star Game, at 9 na triples, ang pinakamaraming 3-point field goal na ginawa sa isang All-Star Game. Siya ang naging unang PBA player na nanalo ng MVP Award sa regular season at sa All-Star Game. Noong 1994, nanalo ang San Miguel ng karapatang kumatawan sa bansa sa Asian Games matapos manalo ng PBA All-Filipino Cup Conference title. Sa Asian Games, nabuo ng Beermen ang core ng pambansang kupunan kasama ang ilang mga pinahiram na manlalaro mula sa iba pang PBA ball clubs tulad nina Alvin Patrimonio at Johnny Abarrientos. Natapos ang pambansang kupunan sa ika-apat ngunit nagtapos siya bilang nangungunang scorer sa basketball tournament ng Asian Games at pinangalanan sa All-Tournament Mythical 5 selection. Noong 1995, siya ang naging ikawalong manlalaro na umiskor ng 10,000 career points sa kasaysayan ng PBA at ang unang manlalaro ng liga na naka-score ng 1,000 career 3-point field goals. Nanalo siya sa PBA Governor's Cup Best Player of the Conference matapos pangunahan ng San Miguel Beermen sa finals. Tinapos niya ang season bilang nangungunang point scorer ng liga na may 20.9 puntos bawat laro, ang huling bantay na nanguna sa liga sa season best point scoring average noong 20th siglo. Noong 29 ng Abril taong 1997, sa isang laro sa pagitan ng Gordon's Gin at ng San Miguel Beermen, nagdusa siya ng malubhang pinsalang nagbabanta sa karera, naganap ang insidente nang tumalon siya para sa isang rebound, nabangga niya ang kakampi na si Nelson Asaitono, na unang bumagsak sa sahig, nasuka, at nanatili sa court na hindi gumagalaw bago siya tinanggal sa arena at dinala sa ospital. Nakagawa siya ng matagumpay na paggaling mula sa pinsalang iyon at noong 1998, siya ay pinili ni Tim Cohn para sa Philippine Centennial Team para sa William Jones Cup, kung saan umiskor siya ng 25 puntos na may 6 na triples laban sa karibal sa Timog Silangang Asya, Thailand. At sa Asian Games, sinimulan ng kupunan ang kanilang international na kampanya laban sa China at isang PBA All-Star selection ngunit nagkaroon ng masamang pagpapakita sa PBA Centennial Cup. Nagpunta sila sa isang mahirap na Midwest Tour sa Estados Unidos at nanalo sa William Jones Cup sa Taiwan. Sa Asian Games, madaling nanalo ang Nationals sa kanilang group stage ngunit natalo sa semifinal at tumira sa ikatlo matapos talunin ang Kazakhstan sa kanilang huling laro, post-playing career, retirement at coaching noong 1999. Naging playing coach ng Barangay Ginebra Kings si Kadek matapos ang biglaang pagbibitiw ni interim coach Rino Salazar. Noong 2000, bilang playing coach, inilagay niya ang kanyang sarili sa reserved unprotected player list para sa Barangay Ginebra Kings upang protektahan ang iba pang mahalagang manlalaro. Laro sa kupunan, ang expansion team na Red Bull ay pumili ng mga hindi protektadong manlalaro mula sa dispersal draft na kinabibilangan ang kanyang sarili at nakuha ang kanyang mga karapatan upang maiwasang umalis sa Ginebra at maglaro para sa Red Bull. Inihayag niya ang kanyang pagreretiro at nagpa siya na ibitin ang kanyang jersey sa taong yun. Ang kanyang maagang pagreretiro ay nagtapos sa isang mahabang kilalang karera na nagsimula noong 1984 bilang isang amateur guest player sa PBA. Siya rin ang naging ikatlong PBA player kasunod ni na Ramon Fernandez at Bugs Adornado na nabigyan ng karangalan na iretiro ang jersey number ng isang PBA team at nauna sa dalawang PBA teams, ang San Miguel Beermen at ang Barangay Ginebra Kings. Ang parehong prangkisa ay nagretiro ng kanyang number 8 jersey
bilang parangal sa kanyang legacy sa PBA. Sa parehong taon, siya ay pinangalanan sa PBA 25 pinakadakilang manlalaro na naglaro sa kasaysayan ng liga pagkatapos ipagdiwang ng PBA ang 25 taon nito bilang unang profesional na liga ng basketball sa Asia. Pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, nanatili siya sa Ginebra bilang isang full-time na head coach at sa kabila ng pag-abot sa 2001 PBA All-Filipino Cup Finals, pinasimulan niya ang Ginebra sa isa sa pinakamasama nitong season run sa kasaysayan ng franchise nito. Dahil sa kaguluhan ng mga tagahanga, kumikislap ang management at napromote siya bilang team manager noong 2004, nagsilbi rin siya bilang assistant coach ng national team noong 2002 at naging aktibong kalahok ng San Miguel Corporation All-Stars, isang grupo na binubuo ng ilang dating profesional na basketball, mga manlalaro. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katuklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless! Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba?